Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pa lang yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. So may bagong lalaki sa buhay mo. At ilang weeks or ilang buwan na rin kayo lumalabas-labas or nagde-date. Para sa iyo masaya naman siyang kasama at mukha naman siyang matino. Pero hindi mo sigurado kung in love na ba talaga siya sa iyo or masarap lang talaga siyang kabanding. Dahil bago pa eh. Mahirap din naman kung mahalin mo siya agad ng sobra, tapos hindi mo alam kung ganun din ba siya talaga sa'yo, diba? Kaya ginawa ko ang video na to para makumpirma kung in love ba talaga sa'yo ang lalaking yan. Dahil ito ang mga importanteng signs na in love sa'yo ang isang lalaki. At umpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga importanteng signs na in love sa'yo ang isang lalaki? Number one, tanggap niya kung gaano ka kawirdo. Kung kasama mo siya tapos lumalabas na naman yung kawirdohan mo, tapos hindi siya kumaripas ng takbo kahit nakikita niya, at sa tingin niya mas lalo ka pang gumaganda or mas nagiging cute sa mga pinaggagawa mo, in love ang lalaking yan sa'yo. Oo, sige, sabihin natin. Maraming lalaki dyan ang nagagandahan at nakikitan sa'yo. Pero hindi lahat kayang tanggapin yung kakaibang pagkatao mo. Hindi lahat kayang tanggapin yung kawirdohan mo. Kaya kung tawang-tawa siya sa mga kabaliwan mo, sign yan na in love sa'yo ang lalaking yan. Kahit gaano ka pa kawirdo. At ang susunod na sign na in love sa'yo ang isang lalaki, number 2, umiiwas sa tukso. Oo, ang mga lalaki madaling matukso. May dumaan lang na maganda at sexy sa harap niyan, sigurado, automatic yung mga mata niyan. Lilingon at lilingon yan. Yung mga lalaki na pasimple, yung hindi daw lumilingon pagkasama yung girlfriend or missis nila, sus, akala nyo lang yon. Dahil pansinin nyo siya, sigurado lilipat yan sa pwesto kung saan hindi mo makikita yung mga mata niya. Para hindi mo siya mahuli kung tumingin siya dun sa sexy na babae. Diba? Pero huwag kayong mag-alala dahil hanggang tingin lang yan. Natural na yan sa mga lalaki. Dahil kung mabibigyan siya ng tsansa para makipaglandian dun sa babae, sigurado iiwas at iiwas yan. Mag-e-effort yan para layuan yung babae na lalandi sa kanya. Ganyan kung in love sa'yo ang isang lalaki. Pangatlong sign na in love sa'yo ang isang lalaki, kilala ka ng mga tao na malapit sa kanya. Kung in love sa'yo ang isang lalaki, asahan mo, bukang bibig niya ng pangalan mo. Kaya lagi ka niyan ikikwento sa pamilya at mga kaibigan niya. Ibig sabihin lang niyan ay handa siyang ipakita kung gaano siya ka-obsessed sa'yo. Kahit pa ang kapalit nun, ay aasa rin siya ng mga pamilya at mga tropa niya. Mapapansin mo na bago ka pa lang niya ipakilala ng personal, feeling mo para bang nakasama mo na sila ng matagal. Dahil parang kilalang kilala ka na nila, kahit na ngayon ka pa lang nila nakausap at nakasama. Isa ito sa pinaka-sure na sign na in love sa'yo ang isang lalaki. Number 4. Inaalagaan ka niya kung may sakit ka. May dahilan kaya sinasabi sa kasal yung linya na in sickness and in health. Dahil alam nyo madaling makisama sa tao kung healthy siya at punong-puno ng buhay. Pero yung mag-aalaga ng tao na may sakit, ibang level na yon. Kailangan mo dyan ng dedikasyon at pagmamahal. Dahil hindi ka tatagal na alagaan siya kung wala ka nyan. Kahit yung simpleng mag-prepare lang ng food mo, magpuyat. Tapos lagyan ng towel yung noo mo pag mainit ka. Inaalagaan ka pag masama yung pakiramdam mo. Sigurado, mahal ka ng lalaking yan. Paano naman kung sabihin mo, paano ko naman malalaman kuya na aalagaan niya ako kung hindi naman ako nagkakasakit? Ganito yan. Simple lang. Tingnan mo kung paano siya kumilos kapag may period ka. Kapag nakikita niya na medyo masama na yung pakiramdam mo dahil sa period mo,
Dinadalahan ka ba ng mainit na tubig na nasa bote kung masakit na yung puson mo? Nilulutuan ka ba niya ng sabaw? Or hinahanda yung pampaligo or nagpapainit siya ng tubig para ihalo sa pampaligo mo? Kung ganyan siya, magandang sign yan. Pero kung puro lang siya laro ng COD, ML, or naglalaklak pa siya kasama yung mga tropa niya kahit namimilipit ka na, malas mo sa lalaking yan. Real talk lang. Number 5. Ginagawa niya yung mga bagay na gusto mong gawin. Hindi man niya hilig yung panonood ng mga drama na teleserye or pagtatanim ng mga halaman. Pero sinasamahan ka pa rin niya dahil yan ang gusto mo. In love sa'yo ang lalaking yan. Dahil masamahan ka lang niya sa mga gusto mong gawin, masaya na rin siya. Nakahanda siyang isakripisyo yung mga kinahihiligan niya para lang samahan ka. Kung nakikita mo naman sa kanya na masaya siya sa ginagawa niya at hindi nagre-reklamo, sigurado, mahal na mahal ka ng lalaking yan. Swerte mo kung ganyan yung lalaki sa'yo. Pero syempre, dapat pantay lang. Dapat subukan mo din gawin kung ano yung mga kinahihiligan niya. Or kahit suporta lang, gaya ng pagsuporta niya sa mga kinahihiligan mo. Diba? Para mas maging healthy at tumagal yung relasyon nyo. At ang number 6 natin, nasa likod mo siya lagi. Alam nyo, madali lang para sa lalaki na samahan ka sa oras ng kasiyahan. Pero kung hindi ka niya gaanong mahal, sigurado, mawawala siya sa oras ng kagipitan. Or, andyan nga siya, nasa tabi mo. Pero feeling mo, nag-iisa ka lang na lumalaban. Oo, matatag ka at matapang. Pero alam mo yun, minsan kailangan mo din ng masasandalan, di ba? Kailangan mo din ng suporta. Kaya kung yung lalaking kasama mo ngayon ay nasa tabi mo para i-comfort ka nung nawalan ka ng trabaho, or andyan siya para i-comfort ka nung nakipagtalo ka sa pamilya at mga kaibigan mo, mahal ka ng lalaking yan at mananatili siya sa'yo ng matagal. At andyan siya lagi sa tabi mo, sa hirap man o ginhawa. Reg TV nga po pala, and sana nakatulong po sa inyo yung video. And shoutout po muna tayo. Shoutout kay Linda Lizardo, Mayjun from Tokyo, Japan, Jovelyn Almanoche from Hong Kong, Ami, Noli Tilyar from Riyadh, Kathleen Gamalinda from Saudi Arabia. Yun, maraming maraming salamat po. And sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga video, maraming maraming salamat po talaga. Thank you po. And ingat kayo sa mga kinaroon. God bless. Sana happy tayo lahat. Peace and goodbye.